Yun, di ba? Hola, El Exotico TV's here. And for today's vlog, meron tayong i-rehouse na isang mabagsik na old world tarantula. So, kailangan natin mag-doble ingat. Bali, ito ay heavy weber at kitang-kita naman sa kanyang enclosure. So, bali, may mites ang kanyang enclosure kaya i-rehouse natin. So, ipapasili po sa inyo ang kanyang enclosure. Oh, wow! Ayan. Kitang-kita naman na balot na balot ng sapot ang kanyang enclosure. Ayan, napaka-lagkit ng kanyang sapot. So, kailangan ko itong palitan ng mabilisan. Naghanda ako ng isang catch cup, pati na rin ang paintbrush. So, ayoko may mag-bolt, kaya dapat ready tayo. Bali, ipapasilip ko muna sa inyo ang kanyang itsura. So, nandito siya sa may likod. Ayan. So, napakalaki ng kanyang abdomen. Kitang-kita naman. At yan, di ba? Napakaganda niya. So, ito ang ating Sertogyrus darlingi. So, sisimulan natin kolektahin. So, dapat chill lang tayo habang nagre-rehouse tayo para hindi tayo matakasan yan. So, yun, di ba? Grabe. Pero huwag kayong mag-alala. Sanay na ako dito. Ito nga pala ay isang confirmed female at ito lang nag-iisang female natin. So, ito ay Sertogyrus darlingi. At nakikita naman natin ang kanyang substrate is very very damp. So, hindi all good sa gantong species dahil ang gantong species ay sanay sa mga may init na lugar at dry. Kukolektahin ko lang to para maayos natin at ma-set up natin ang kanyang bahay ng maayos. So, mag-experiment din ako kung paano gumawa ng perfect na tunnel or perfect na burrow para sa gantong species. Yun, ayaw niya talaga sumama, pero kailangan mo talagang sumama, gawa ng pipilating kita. So kukuha lang ako ng kanyang paglalagyan. Bali, dito ko muna siya ilalagay, no? Yan, here we go. So bali, nandito na siya at ipapasilip ko muna siya sa inyo bago natin i-rehouse or bago natin ayusin ang kanyang bahay. So yan siya. Bali, 3.5 to 4 inches ang kanyang size. Ito ang kanyang dating substrate at kitang kita naman na medyo damp at kailangan natin itong palitan. It's setup time. Let's go. Bali, maglalagay tayo ng substrate. Ayan. So, itong substrate na to ay garden soil. So, ang purpose ng tube na to ay para mahulma ang kanyang tunnel or kanyang ipagbabarrow, no? So, medyo lalaliman din natin ang kanyang substrate para makapaghukay siya na maayos. So, ganito lang natin gagawin. Ayan. Hindi ko alam kung magiging perfect pa to. So, tatry natin tanggalin na. Sana maging maayos at hindi gumuho. So, huwag kayong mag-alala. I-update ko kayo kung sakaling gumuho to para hindi nyo na maulit or magaya. Bali, ito na ang kanyang burrow at konting linis na lang, no? So, sana maging okay to at maging all goods para sa kanya. At syempre, sana gamitin niya. So, bali, maglalagay lang tayo ng cockpit para maging presentable naman ang ating rehousing. I-comment sa baba, mga kahabi, kung anong dapat na substrate para sa mga borrower, no? So, gusto kong malaman ng inyong suggestion, kaya i-comment yun sa baba. Water dish at fake plant na lang siguro ang kulang dito. Bago natin makalimutan, kailangan natin ng water dish para sa kanya. So, ililipat na natin siya. Sana magustuhan niya. Pero bago yun, papasilip ko muna sa inyo kanyang kagandahan. Ayan, di ba?
So lalaki pa siguro to, gawa ng female to. So didiretso na natin siya sa kanyang baro, konting poke lang para hindi siya mabigla, no? So yun, kitang kita yung pet niya. So bago natin tapusin ang vlog na ito, gusto ko lang i-shoutout si Kent Lawrence Sadang. Maraming maraming salamat sa pag-suporta. So ayun, muchas gracias everyone, at mag-ingat tayong lahat. Pa, may langgam. I'm sorry. Pahalang.